Philkotse ba? Philkotse na! Sa panahon ngayon, unti-unti nang nare-realize ng karamihan sa atin ang kahalagahan ng mga letrang CC. No, I don't mean credit cards. Although you gotta admit, cashless transactions have become more commonplace and important because of the pandemic. Hindi rin comedian chi ang ibig sabihin niyan. Although isa si Tito Stan sa mga pwedeng makinabang dito sa tinutukoy ko. Alam niyo na yung mga hitik na sa life experiences, kaya medyo madali nang mangawit sa manibela. I'm talking about cruise control, a relatively new feature that we're seeing not just on premium cars, but also on affordable models. Ano nga ba yan at saan ginagamit? Hello car fans, this is Joseph. Welcome to Explain Like I'm 5, and today we talk about cruise control. Bago ang lahat, like niyo muna itong video namin. Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to receive the latest updates. Daan na rin kayo sa aming Philkotse Car Guide by clicking the link at the description below para updated kayo sa full specs, latest pricing at news. So, ang tanong, ano nga ba itong cruise control na tinatawag? In simple terms, it's a function that automatically controls the speed of a moving vehicle, more or less. I say more or less because how it does so is not complete or absolute, just enough to make driving a little more bearable. Also known as speed control, cruise command, or auto cruise, this system is able to take over the vehicle's throttle input to maintain a steady speed that the driver sets. Kapag naka-engage ang cruise control, hindi na yan aalis sa speed kung saan mo yan ipinako. But first things first, okay? In order to activate cruise control, the vehicle has to reach a minimum speed, usually around 40 to 50 kilometers per hour. Pag narating nyo na ang speed na yan, cruise control can be enabled either by pressing a button or pulling a lever, depende sa modelo ng sasakyan. But take note, naka-standby pa lang yan. Sa pangalawang pindot, paghatak ng lever, or whatever your user manual says, dyan na mag-engage ang cruise control. At that point, you can now release your foot from the gas pedal and the vehicle will maintain its speed. It does so by pulling the throttle cable through a variety of means, whether it's by using a solenoid, a vacuum-driven servo mechanism, or the car's electronic systems if it uses a drive-by-wire functionality. Para na rin sa kaligtasan ng lahat, ang cruise control ay dapat pwedeng ma-deactivate or maibalik man lang sa standby position kapag inapakan ang brake pedal, bukod pa sa buton na nasa manibela o lever sa steering column. In the case of manual transmissions, kasama ang clutch sa pagpatay sa cruise control. Meron ding cruise control versions na may memory feature para makabalik sa set speed ang sasakyan after braking. For others, there's also a coast feature that lets you lower the set speed without using the brakes. Kapag gumagana ang cruise control, pwede pa rin pabilisin ang sasakyan using the accelerator. Pero kapag inangat nyo na ang paa nyo sa gas, babalik yung auto sa speed na sinet nyo. Ano nga ba ang silbi niyan? Obviously, dahil matik na ang pag-sustain ng vehicle speed through cruise control, pwede nyo nang ipahinga ang right foot nyo kapag mahaba ang biyahe. Hindi na kailangang nakababad yan sa silinyador. Baka lumaki pa ang varicose veins. O diba, hayahayang pagda-drive lalo na kung nasa expressway kayo at papunta sa paborito nyong weekend getaway. Ang isa pang benefit na hatid ng cruise control, iwas speeding violation since yung auto na ang bahalang mag-maintain sa speed na iseset nyo. Sayang din yung multa at abala, no? May mga nagtatanong, malakas ba sa gas ang cruise control? Hindi naman, because it makes sure that the application of the throttle is consistent. This is opposed to constantly having to step on and off the gas pedal, which actually consumes more fuel. Teka lang, bago kayo maaliw sa paggamit ng cruise control, may mga sitwasyon na bawal ito. First, it's dangerous to use cruise control in city traffic, as there is a risk of hitting another vehicle or other road users, such as pedestrians. Second, do not use cruise control in adverse weather conditions, such as rain and snow, or even on loose terrain, such as gravel, since the speeds that make cruise control possible may also lead the vehicle to lose traction.
Third, huwag ding gamitin ang cruise control sa mga kurbada kung saan kailangang magbagal o magminor. Puwera na lang kung gusto nyong magtuloy-tuloy sa bangin o kaya naman sa paparating na sasakyan. And fourth, use cruise control only on flat roads. Kapag naka-engage ang cruise control habang paahon ang drive nyo, mahihirapan ang makina na habulin ang set speed ng sasakyan. Ang ending, mapipilitan ng system na dagdagan ng throttle input para kontrahin ang gravity. Kaya lalakas ang konsumo nyo ng gasolina. Pinag-uusapan pa lang natin ang standard cruise control. Pero alam nyo bang may mas advanced version na nito? It's called adaptive cruise control. So named because the system behind it is able to adjust the vehicle speed automatically depending on the flow of traffic around it. Also known as dynamic cruise control, it comes in many different types. Merong radar-based systems, laser-based systems, multi-sensor systems that include GPS input, and binocular vision systems tulad ng Subaru EyeSight na gumagamit ng forward-facing dual cameras. For slow-moving traffic situations, there are versions of adaptive cruise control equipped with low-speed follow. Dito, automatic na minemaintain ng system ang distansya ng sasakyan nyo from the vehicle in front, even in stop-and-go traffic. Halos walang pedal input na kailangan from the driver habang gumagapang ang auto para ang iintindihin na lang ay yung manibela. Kapag may ibang sasakyan na nag-merge sa harap, makikita ng radar at camera yan, leading them to apply the brakes. Some examples of brands that have this feature are Honda, Toyota, and Ford. There are also other types called assisting systems that can be purchased separately and used to complement the existing safety features on a given vehicle. Para sa mga inis na dahil sa biglang pagkabig ng ibang mga motorista sa harap ng walang paapaalam, andyan din ang predictive systems na kayang hulaan ang magiging kilos ng ibang sasakyan. For instance, may mga adaptive cruise control systems na kayang mag-predict sa biglaang pag-merge ng sasakyan sa harap as early as 5 seconds before it actually happens. Dahil kusang nag-a-adjust ang adaptive cruise control sa bilis at posisyon ng mga sasakyang nakapaligid sa auto, madalas itong napapagkamalan na autonomous or self-driving mechanism. Para lang malinaw ha, hindi porket may adaptive cruise control na ang isang sasakyan, is self-driving na ito. Yes, nakakatulong ang adaptive cruise control sa pag-regulate ng vehicle speed in traffic. Pero malamang, mag-struggle pa rin yan sa heavy traffic, lalo na kung kailangang magpalit-palit ng lanes at pumreno ng madalas. In fact, according to a study by Tennessee's Vanderbilt University back in 2019, some types of adaptive cruise control can actually contribute to traffic jams. Ano-ano na ba ang mga techniques sa tamang paggamit ng cruise control? Well, just to recap, dapat tandaan itong mga simpleng tips. 1. Use cruise control only on highways, and even then, only in situations with little to no traffic. 2. Avoid engaging cruise control on wet roads. 3. Be sure to maintain a safe distance from other cars. 4. Always have your foot near the brake pedal. Very important, especially if the vehicle in front unexpectedly slows down or stops. 5. Always exercise presence of mind and be aware of your surroundings. Laging tandaan, kahit gaano ka high-tech ang feature ng auto na nilalagay ng mga automakers para gawing mas enjoyable at safer ang biyahe, yung driver pa rin ang may kakayahan at responsibilidad na mag-isip at mag-apply ng common sense. This has been Joseph for today's episode of Explain Like I'm 5. Thanks for supporting Philkotse, and kita tayo sa next video. Ito, Joseph. Ano na naman? Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka uli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na.